mismo ang iyong kapareano at ang iyong piniling isang bayanan. Tingin mo ang mga kailangan ng iyong angkan na ngayon itinipon mo sa iyong harapan. Amang mawingin, pagkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mag-anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Tawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniniwang walang mali. Sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinag-aaralan ng bawat kalooban mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ang parangal-papuloy sa iyo, Diyos, sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upang lubos nating maramdaman ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Isa't isa.
ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mawapalag ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po'y magsiluhod para sa panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Atin pong itutugon, Panginoon, iluminin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, tugon. Para sa mga nagsasagawa at biktima ng karahasan,
at kapwa nakikipagtunggali sa galit at buot ng kanilang nararanasan. Tugon. Para sa basag-basag namin sa katauhan na iginagapos ng hangaring magiganti. Tugon po. Para sa aming sugatang lipunan na inililigaw ng ilusyon, dapat tumitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Tugon. Sama-sama natin sabihin at itugon, tulungan ninyo kami lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na pagiginanti. Tugon. Para magkaroon ng paninindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao. Tugon po. Para magkaroon ng karunungang makita ng karukhaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Tugon po. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Tugon. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao, nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Tugon po. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan. Tugon. Manalangin tayo, lahat po, Ama ng Habag, hinayari niyong pumatakap ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong patulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmahal kami katulad ninyo, kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ang sama ng loob. Sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin na maghiganti at isulong na puluin ang death row. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang palagkayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan, subalit hindi niyo hinayaang magtagumpayanan kayo ng pagtapo. Tulungan ninyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karanasan, upang ang aming walang mali na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalalakas ninyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayang ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan ninyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo ninyo ang sambayanang Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit. Ama naming mapagmahal, ipagkalugod ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ang muling pagsilang sa imangkag, ay siya rin nawang makakaloob ng muling pagkabuhay kasunod mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsubo muna kayo sa mandali.
So, sa araw po na ito, ay ito po yung huli namin misa dito sa ating pamparokyang simbahan. Sa ibang chapel po natin sa Villages, ay may misa tayo ng 8 o'clock sa Carmen at 9:30 sa Holiday Homes. So, dito po ay wala na tayong misa. Mayroon lamang binyag mamaya. Bahagi rin po nito yung ating pagdiriwang ng Pasko. Ikataon na yung Pasko natin ay papatak rin sa araw ng Linggo. So sa December 31, ang misa po natin dito ay alas 8 ng gabi. Sa Fiesta Homes, alas 4 ng hapon. Sa Adelina 1A, 6:30 ng hapon ng December 31 po. So dito, 8 o'clock po ng gabi. Sa January 1, ay misa po natin dito ay 6:30 ng umaga. 6:30 lang po din ng umaga. And then, may misa po tayo sa Carmen ng 8 o'clock ng umaga at 9 o'clock ng umaga sa Holiday Homes. So ito po yung ating schedule. At sa patuloy po natin ang pag-inilay, no? Tulad po ng panya, inuusunawa natin marandaman ang pag-ibig ng Diyos sa pagalik natin sa batang sa Jesus sa Santo Niño, ay inuus namin marandaman yung panyaya sa atin ng ating kagalang-galang na obispo, Benaventura, nawa ay maramdaman natin ang pagmamahal, pagmamalasakit, at ang pagtulong natin sa mga kapatid natin na lalong nasa ligid ngayon ng problema sa ibinagbabawal na kamot. So muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang tao anak niyang mahal at nagbudot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para iatid ang magandang balita ay siya nawang kumuspos sa inyo ng tuwa para may atid ang tama, ang kanan, ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang kumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambalang nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig at kagalakang dulot ng ating Diyos. Salamat sa Diyos.